kahapon po, arestado sa entrapment operation ang dalawang namemeke umano ng COVID-19 test results sa Antipolo City. Ang mga suspect, mga kawanipa man din ng Rizal Provincial Security Division. Nakatutok si Leigh Alves. Pagkaabot ng pera sa suspect, agad siyang inaresto ng mga operatiba ng Antipolo Police. Isinagawa ang entrapment operation kasunod ng reklamo ni Jonathan Beruzzo. Mag-a-apply daw siya ng trabaho kaya pumunta sa Kapitolyo para magpa-rapid test. Pero nang tanungin niya ang gwardiya kung saan ang pila para dito, sabi raw ng gwardiya, "Huwag ka nang pumila doon, dito ka na lang sa akin, inegative natin yung result mo." 1,700 pesos daw ang siningil sa kanya para dito at dagdag na 200 pesos pang merienda. Hindi niya sinunod ang payo ng gwardiya noong una at pumila pa rin para magpa-rapid test. Nagpositibo siya sa rapid test kaya't pinaswab test siya agad ng nurse na naroon. Kasunod nito ay nakipagkasundo si Beruzzo sa gwardiya pero hindi raw siya nag-abot ng pera. Dito na siya nagpunta sa police station at nagsumbong. Agad umaksyon ng pulisya at inaresto ang dalawang kawani ng Rizal Provincial Security Division na sina Arnel Ignacio at Edgardo Juanillo na magkasabuat daw sa pamemeke ng test result. Huwag nang tularan ang ginawa ng dalawang ito. Kawani pa naman sila ng gobyerno natin na sana sila ang nangunguna upang protektahan ang mga mamamayan natin, ngunit sila pa ang pasimuno, lalong-lalo na sa pamemeke ng mga resulta ng COVID test. Nakuha sa mga suspect ang mga peking COVID-19 test result, marked money at isang motorsiklo. Iniharap sila sa media pero hindi sila nagbigay ng pahayag. Mahaharap sila sa reklamong robbery, extortion at falsification of public documents. Ang biktima, negatibo ang resulta ng swab test. Paalala ng hepe ng Antipolo Police, libre lang ang rapid at swab test sa lungsod. Leigh Alves, Nakatutok, 24 oras. May mga pasahero pa rin umaaray sa dagdag gastos para sa mga beep card para makasakay sa mga bus sa EDSA. May babala naman ang Department of Transportation kung hindi papayag ang service provider na tanggalin ang bayad sa beep card. Nakatutok si Katrina Son. Hindi tulad ng mga unang araw na blockbuster ang pila sa EDSA carousel para makabili ng beep card. Mas maluwag na ngayon sa mga bus stop, pero hindi raw ibig sabihin na hindi nahirap ang mga pasahero. Katulad nung pag lumuwas ka, kung wala kang extra pera, mapipilitan kang bibili, hindi ka makakasakay. Medyo mahirap kasi kailangan may cash talaga na mga 180 bago ka makasakay ng bus. 150 pesos ang kailangan sa pagbili ng beep card, 80 pesos para sa card, 65 pesos para sa initial load, at 5 piso na convenience fee. Mabigat, lalo na kung sakto lang ang dala mong pera sa isang araw. Ang DOTR muling iginiit ang panawagan nila sa service provider ng beep cards na huwag nang maningil ng bayad sa card. Kapag hindi nyo naayos yan, o pag hindi pumayag yung AF payment o yung provider ng beep card, isususpend muna natin yan. Iyon. Ng 5 days. Sabi nga, isuspend muna ng 5 days hanggat ayaw niyong pumayag eh. Kapag daw hindi pumayag, baka maganap na lang ng ibang option ng DOTR kung saan mas makakamura ang mga pasahero. Yung AFCS kasi, or yung Automatic Fare Collection System, is not limited to beep cards alone. Mm-hmm. Kaya nga meron po tayong, di ba, meron kaming mga inilabas dati na mga options like yung GCash, yung SquidPay, PayMaya. May mga mobile apps din eh, may mga QR code lang yung pinapakita. Wala pang bagong pahayag ang AF Payments Inc. sa panawagang ito ng DOTR. Pero nauna na nilang sinabi na noong unang ipinatupad ang Automated Cashless Fare Collection System noong Agosto hanggang Setyembre na waive ang monthly service fees para sa beep cards operations. Pinabaan din daw nila noon ang cost ng beep cards. Pagdating ng October 1, sakalang daw ibinenta ang beep cards ng 80 pesos nang wala raw kita ang kumpanya. Hindi rin nila anila required na may minimum load, pero dapat daw siguraduhin ng mga pasahero na mayroong sapat na pondo sa kanilang card bago bumiyahe. Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Mayigit 319,000 na ang COVID cases sa Pilipinas, na top 20 pa rin sa pinakamarami sa buong mundo. 2,674 po dyan ang mga bagong kaso. Karamihan galing sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna. Ito na ang panlimang araw na mas mababa sa 3,000 ang new cases. Nadagdaga naman ang 459 ang recoveries para sa kabuuang
255,046. 62 naman ang nadagdag sa mga nasawi, kaya umabot na ang total deaths sa 5,678. Panlimang araw na yung mahigit 50 ang naitalang new deaths. Halos 59,000 naman ang pinagagaling pa. 87.1% ang mild, 8.8% asymptomatic, 1.2% severe, at 2.8% ang critical cases. Patay ang isang tricycle driver matapos salpukin ng pickup sa Batac City, Ilocos Norte. Yan at ilang pang hulikam na disgrasya, tinutukan ni Leigh Alves. Sumenyas na tatawid ang tricycle driver sa pakurbang bahagi ng kalsada sa Batac City, Ilocos Norte. Pero nang nasa gitna na ng kalye, nasalpok siya ng humaharurot na pickup. Sa lakas ng impact, tumilapon sa kanalan tricycle driver. Nagkasugat siya sa ulo. Naisugod pa siya sa ospital pero binawian din ang buhay. Nagtamo naman ng minor injury ang kanyang pasahero. Nagsampa na ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa driver ng pickup. Sa C5 Road sa Taguig, mabilis ang takbo ng rider na ito. Sakto namang nag-u-turn ang isang truck. Dahil hindi agad nakapreno, sumalpok sa gulong ng truck ang rider. Agad namang bumaba ang driver at pahinante ng truck para tulungan ang rider. Nag-overtake ang rider na ito sa isang kalsada sa Cabuyao, Laguna at nasalpok ng tricycle. Natumba ang rider at napasalampak sa kalsada. Hindi siya agad nakatayo. Tinulungan naman siya ng tricycle driver. Nagkaaregluhan naman ang dalawang panig. Leigh Alves, Nakatutok, 24 oras. Stranded sa NAIA ang nasa 200 OFW na babiyahe sana pa Saudi Arabia matapos makansela ang kanilang flight. Pangamba po nila baka mapasuna ang kanilang swab test na result na requirement para makapasok ng Saudi. Nakatutok si Mai Bermudez. Nakatakda sanang lumipad pa Riyadh, Saudi Arabia ang nasa 200 OFW kaninang 11:40 AM sakay ng Philippine Airline Flight PR654. Nakansela ito at ginawang 2 PM ang departure time. Pero muli raw itong kinansela. Si Ricardo gumastos raw ng 12,000 pesos para sa COVID-19 swab test. Unang beses na raw siyang nagpa-swab noong October 1 at nakuha ang resulta kinabukasan. Pero hindi na daw ito valid dahil sa unang itinakdang 48-hour validity ng swab test results pagdating sa Saudi. Kaya nagpa-swab siya ulit at nakuha ang resulta kagabi. Kahapon pa kami dito, natutulog lang kami sa siminto. Hintay ng flight namin, tapos pagdating ng flight namin, kakancel lang pala dito. Wala kaming mapapala, wala kaming makakain, wala kaming matutulogan. Anong gagawin namin dito? Pangamba niya at ng iba pang stranded, baka muling mapaso ang kanilang swab test result. Sa ilalim kasi ng bagong polisiya ng Saudi Arabia, kailangan makapagbigay ng negative PCR test result ang pasahero mula sa rehistradong laboratorio nang di lalampas 72 hours bago makarating doon. Kahapon pa kami rito eh, yung kasama ko nga, natulog ng doors na yung loob ng PR. Yung lagyan ng nila ng plastic para lang makasurvive sa buong gabi. Para makabot kami ng flight. Tapos dati yung makasurvive kung makatipid. Sa ipinadalang pahayag ng PAL sa GMA News, sinabi nitong binigyan na nila ng assistance ang mga pasahero ng nakanselang flight. Naghahanap na sila ng replacement flight para sa mga stranded na pasahero. Airport slot restrictions sa Riyadh ang dahilan ng pagkakansela ng nasabing flight. Humingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng PAL sa nangyaring ito. Mai Bermudez, Nakatutok, 24 oras. Wala pong mga turista sa unang weekend na binuksan sa turismo ang Baguio. Ang posibleng dahilan ang mahigpit na requirements. Nakatutok si Jonathan Andad. Walang katao-tao sa picnic grounds ng Camp Janhay sa unang weekend ng pagbubukas ng turismo sa Baguio City. Sa Wright Park, wala rin turista pero may mga lokal na residente na nag-horseback riding. Wala rin masyadong tao sa Burnham Park. Sa Mines View Park, may naabutan kaming mga taga Pangasinan pero hindi raw sila mga turista kundi travelers na kukuha ng business permit. Sinulit lang daw nila ang punta rito kaya namasyal na, lalo't ngayon lang daw sila ulit nakabisita sa Baguio. Medyo kumunti yung tao ngayon, sir. Mas okay ba yun? Hindi nga po eh. Ano ba? Mas gusto nyo maraming tao? Opo ah, para mas enjoy po na siyempre madami kayo nandito na ano. Wala rin masyadong tao sa Ben Cab Museum sa Tuba Benguet. Dati umaabot sa 1,000 ang bisita nila pag weekend. Pero kanina, wala pa sa 20 at pawang mga lokal pa. Well, I think there is still afraid to come because they need
permit to come up. Otherwise, once that's lifted, I'm sure people will be coming. Kabilang sa mga requirement papasok ng Baguio ang negative result sa COVID-19 PCR o antigen test. Dapat ding may tour agent ka na at accommodation bago magpunta. Requirements na para sa iba, magastos at matrabaho. Hindi po pwede natin yung safety ng mga mamamayan as well as yung tourists themselves. Mula Baguio City, Jonathan Andala, Nakatutok 24 Oras. Muling iginiit ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco na dapat sundin ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang kanilang kasunduan at magbitiw bilang speaker sa October 14. Ang Facebook post sa ito ang kauna-unahang pagkakataon nakita nagsalita si Velasco. Sabi niya, dapat itigil na ang tinawag niyang theatrics at ituloy ng trabaho para maipasa ang 2021 budget. Nagkakagulo raw sa Kamara dahil ayaw bumitaw ni Cayetano at ng mga kaalyado nito. Ang pambansang budget daw ang dahilan. Tanong pa niya, para raw ba ito sa bayan o para sa barkada ni Cayetano? Sinagot din ni Velasco ang akusasyong inactive at tamad siya. Ang sabi niya, tahimik lang siyang nagtatrabaho. Hindi rin daw siya nagplano ng kudita laban kay Cayetano. Si Cayetano pa nga raw ang ilang beses na tumalikod sa kanilang kasunduan sa harap pa man din daw ni Pangulong Duterte. Humingi rin ang paumanhin si Velasco sa Pangulo dahil sa mga nangyari sa kabila ng buong puso raw nitong pag-aayos sa guso. Ang mga tanong po kay Speaker Cayetano at sa kanyang barkada, budget ba ito para sa bayan? Or budget ng mga barkada mo? Ako po ay isang tunay na lalaki na may palabra de honor. Nakakahiya ang mga nangyayari. We are congressmen. We are called honorables. Our word is our honor. The people should be able to trust their leaders when they give their word. Wala pang pahayag kaugnay niyan si Cayetano. Sa sesyon ng Kamara nitong Miyerkules, tag-alok si Cayetano na magbitiw bilang speaker pero ibinasura ito ng 184 na kongresista. Kakaunti pa rin ang mga turistang bumibisita sa Boracay. Posible raw na dahil pa rin ito sa mahal na PCR testing na requirement para makapunta sa isla. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng Malay at Department of Tourism bukas sa posibilidad ng paggamit sa antigen test para sa mga turista. Nakatutok si Ian Chu. Ninanamnam ng negosyanteng si Chris Lingbawan ang ganda ng isla ng Boracay, lalo't matagal na rin siyang hindi nakabiyahe. Hi, salamat. Para akong nakalaya sa kulungan, no? Para kaming nakalaya ulit. No? So ngayon, nakakahinga na kami ng maluwag, no? Although syempre may mask pa din. But really, no? Yung feeling na pwede na ulit tayong magbiyahe, no? So, talagang nakaka-relieve yun. Bago umalis ng Maynila, kinailangan mag-PCR test muna ni Chris na isa sa requirements papasok ng isla. Mas mahal pa nga raw ang PCR test kaysa sa plane ticket. Drive-through kasi yung kinuha namin na PCR doon. So that's 6,000 pesos, no? Yung ticket namin mura lang, no? So via an airline, so 3,000 pesos lang. So mas mahal, doble pa po yung cost ng PCR test. Naghahanda na rin ang mga hotel sa posibleng pagdami ng mga turista. Pero paano raw darami kung marami pa rin ang may agam-agam na bumiyahe? Just try to imagine magkano yung cost ng PCR test. And if you're traveling as a family, it can equate to a relevant amount of money. Sa tala ng Malay Aklan, sa unang dalawang araw ng pagbubukas ng turismo, 82 turista lang ang dumating, 13 ang galing sa Metro Manila. Ang RT-PCR test pa rin ang nananatiling gold standard pagdating sa COVID-19. Pero kung may alternatibo, makabubuti raw ito sa turismo. Ayon sa Provincial Health Office na Aklan, gaya ng Baguio City, bukas sila na magamit ng mga papasok na turista dito sa Boracay ang mas mura at mabilis ang resulta na antigen test. If the antigen test will be approved for its use, no, ng Department of Health, then probably that will be a huge help also. Sa mainland na Aklan pa, isasagawa ang PCR test sakaling magkaroon ng COVID suspect na turista sa Boracay. Pero kung maaprubahan na ang paggamit ng antigen test ng DOH, pwede nang gawin ng testing sa isla. Ang Department of Tourism
handa raw ilatag sa IATF ang tungkol sa paggamit ng antigen test sa Boracay. Ang DOH, dati na nagbabala na ang paggamit ng antigen test ay maaring magresulta ng false negative. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Nag-road trip sina Jeneline Mercado at Dennis Trillo para sa isang quick date kahapon. Ang driver papunta sa kanilang date destination, si Jeneline. Nagpunta ang Jen din sa Tagaytay kung saan in-enjoy nila ang coffee, ang food, ang lamig at ang view. Ang video nag-end sa cute kiss ng dalawa na nagpakilig sa fans. Muli ring magtatambal ang dalawa on screen. Mapapanood sila sa truly, madly, deadly episode ng bagong Kapuso drama series na I Can See You. Pinupusoan online ang bonding ni Kapuso primetime King Dingdong Dantes at panganay niyang si Zia. Like a pro si Ate C habang nagsastrum sa gitara to the tune of the 60s hit na Stand By Me. Sinabayan din siya ng pagkanta ng kanyang Daddy Dong. Kwento ni Dong, nag-aaral siyang mag-gitara nang bigla na lang siyang binisita ni Zia at nag-request na kumanta. One, two, three. And that's our Chika this Saturday night. Ako po, si Nelson Canda. Nakakaantig ang reunion ng isang asong nawala at ng amo nito sa Taguig. Ang kanilang pagkakita viral sa social media. Ka, halika nga, boy. Ikaw nga yan, halika. Nakita ng kanyang amo ang asong si Coco sa isang parking lot sa isang mall sa Taguig. Maya-maya pa ay makikitang tumatakbo ang asong tila ba sabik na sabik. Pagkalapit sa amo, kitang-kitang pagkasabik ni Coco. Mangyak-yak din ang kanyang amo na tatlong buwan daw siyang hinanap kung saan-saan. Matapos bigla na lang umalis sa kanilang bahay. At yan po ang mga balita ang ating tinutukan ngayong Sabado. Mga Kapuso, 83 days na lang, Pasko na. Mula po sa Tahanan ng Katotohanan, ako si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina Buong Puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 Oras.